May naisip na paraan ito si Red upang mabago ang isip ni Mang Fred na hindi ito tuluyang umalis. Ipinapakita nila kay Mang Fred ang kanilang masayang mga larawan nila Iloy. Ang sabi ni Mang Fred, ipinapakita nila ito sa kanya upang mabago ang kanyang isipan nito. Ang sabi ni Red, sinusubukan lamang nila dahil namimiss nila si Iloy. Ang sabi ni Mang Fred, nauso naman ang internet ngayon, mag-chat na lang sila o video call para may communication pa rin sila nito sa isa't isa. Magpakabit na lamang sila ng wifi nito doon. Ang sabi ni Red na baka mahina ang signal doon at hindi lamang sila namimiss ni Iloy kundi ang taga Puro Konse. Namiss nila si Iloy nito dahil sa nagawang kabutihan ni Iloy sa kanila. Naintindihan naman ito ni Fred na parang tunay na kapatid na nila sa Iloy at mahaba na kanilang pinagsamahan nila sa isa't isa. Pero 12 years din nawala sa kanya si Iloy at naghihintay lamang siya noon sa loob ng kulungan kung kailan siya bibisitahin ni Iloy. Ngayon may pagkataon na siya nito na ipatuloy ang kanyang buhay na kasama si Iloy. At may ama din sila nito kung bibigyan sila ng pagkakataon na gawing maayos ang lahat at maging masaya. Papalagpasin mo ba ang pagkakataon na ito? Napaluwas si na Red at Fred nito sa isa't isa at umalis muna si Fred sa kanilang kinaroroonan. Kaya nakadesisyon nito si Red na hayaan na lang nila si Iloy at Fred nito na umalis. Suportahan na lamang nila ito si Iloy kung ganyan ang kanyang ama na tulad kay Fred, sasama din siya nito. Kaya ibigay na lang nila ito kay Iloy para sa kanyang ikakasaya. Nakakalungkot man pero magkakasama pa rin naman silang tatlo nito. At naintindihan naman nila Ice at Tox nito. Nilapitan ni Tox si Red nito at niyakap niya ng mahigpit. Habang sa mansyon, bumabalik na sa katinuan si Lolo Sir. Nagtaka siya nito kung bakit nasa kwarto na siya at ano ang nangyari. Ang sabi ni Ali, nabukas na lamang niya ito sabihin sa kanya dahil malalim na ang gabi at magpahinga muna siya nito. Ang sabi ni Lolo Sir, na parang may tinitingnan siya nito na isang litrato. Kaya ibinigay ni Iloy ang litrato kay Lolo Sir nito. Sa pagkita ni Lolo Sir sa litrato, sobrang masaya siya nito. At dito nila ito ilagay sa kanyang tabi upang pagising niya sa umaga, maging masaya siya nito. At inilagay na nga ito ni Iloy sa kanyang tabi. Papaalis na sana si Iloy sa mansyon kaya nagtanong ito si Ali kay Iloy kung wala na bang paraan upang hindi sila umalis nito. Kung kailan kasi naayos na ang lahat, nakaparol na si Mang Fred, nahanap ni Lolo Sir ang kanyang pamilya at tapos sila nito. Nagtanong ulit si Ali kay Iloy kung ang pag-alis nga ba ang solusyon. Ang sabi ni Iloy, nadistidido na ang kanyang ama nito na umalis na. Sinisin niya ang lahat kay Lolo Sir ang nangyari sa kanyang ina at sa iba pang nasaktan at inagawa ng lupa ni Lolo Sir. At hindi niya ito masisisi kasi sa totoo lang, pati siya nadamay, pati siya sinasaktan ni Lolo Sir. Ibang hugo kawili ang nakikilala niya at sa nakilala natin. At hindi niya ito makumbinsi ang kanyang ama kung hindi niya makilala ng lubusan ni Fred si Lolo Sir nito. At kung hindi niya ito mapapatawad. Ang sabi ni Ali, paano kung makipagtulungan sila nito ni Caprosales at total naman, inibestigahan naman nila ang tungkol sa aksidente nangyari kay Hannah. Paano itanong na lamang nila sa ibang tao? Baka lamang makahanap sila ng ebidensya na inosente si Lolo Sir nito. Ang sabi ni Iloy, hindi inosente si Lolo Sir at pati siya natagalan na matanggap niya ang nakaraan. Ang sabi ni Ali, siya ang nagsabi na huwag silang humusga nito. Innocent until proven guilty, di ba? Pasok din naman ito kay Lolo Sir lalo na tungkol sa isang aksidente. Iloy, naalala mo ba nung na-ospital si Lolo Sir? Bago siya na-stroke, pumunta siya nito sa sementeryo, ang sabi ni Ali. Doon na niya nalaman na wala na ang nanay ko? Ang sabi ni Iloy. Ang sabi ni Ali, isa sa mga risk factor ang ischemic stroke, ang emotional stress. Kung talaga si Lolo Sir ang may plano sa aksidente, kung bakit ganyan na lamang apektado sa kanya nung nalaman niya na wala na ito si Hannah. Pinigilan ni Iloy si Ali nito sa pagsasalita dahil hyper na ito. Ang sabi ni Ali, gusto lamang niya tulungan si Lolo Sir nito. Ang sabi ni Iloy, nagdalawa sila nito at partner sila. Kaya ipinapahingan niya ito si Ali dahil buong araw na siya pagod nito sa pag-aalaga ni Lolo Sir. At magpatulong siya nito nila Red at Caprosales na paghanap ng ebidensya na inosente ito si Hugo at ipapakita niya kaagad sa kanyang ama nito. Ang sabi ni Ali, na ito na ba yun? Goodbye na ba sila nito sa isa't isa? Hindi naman. We'll meet again. I shall return, ang sabi ni Iloy. At hinalikan ni Iloy si Ali nito sa pisngi at umalis na ito na tuluyan. Samantala, pumunta si Caprosales sa bahay nila Margie upang mag-sorry nito. At inamin ni Caprosales kay Margie na mahal niya ito.
Habang may isang tao na hawak ang kanilang litrato nila Eloy at Fred at may kinausap siya nito sa telepono at ang sabi niya na siya na ang bahala sa mag-ama. May mangyari kayang masama nila Fred at Eloy sa pag-alis nila? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!